Hindi makatao, malaking insulto sa LGBTQ plus community. At pati sayang lang umano ng oras ng mga mambabatas. Ang panukalang isinusulong ng isang kongresista kaugnay sa proteksyon sa heterosexuals. May ulat si Rod Lagusan. Pinalagan ng LGBTQ plus advocates ang inihaing panukalang batas ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na nagbibigay proteksyon sa mga heterosexuals. Sa explanatory note ng House Bill No. 5717 ni Abante, binigyan din niya na tanging dalawang gender lang ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae. Kaya ang ibang gender identity o gender expression ay choice o gawa lang ng tao. Kung may inihain na panukalang batas para sa LGBTQ plus members, ayon kay Abante, meron din dapat para sa heterosexuals. Tulad ng karapatang maibahagi ang kanilang pananaw sa pampubliko man o pribado, mapaprint, broadcast media o social media patungkol sa LGBTQ+, base sa sariling paniniwala, biblical principles and standards. Para kay Reyna Balmores, chairperson ng grupong Bahagari, may tuturing na setback, dehumanizing at malaking insulto para sa LGBTQ+ community ang panukalang batas ni Abante. Git ni Balmores, ang SOGIE Equality Bill ay para sa lahat. Nakasulat po dito sa provisions nito ay mapaprotektahan ang lahat ng Pilipino on the basis, no, mapaprotektahan laban sa discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. None of that said na para lang po ito sa LGBT community. Ayon pa kay Balmores, hindi dapat basihan ang religious scripture sa paggawa ng batas. This is not a bill about equality. This is not a bill about protection. This is a bill that is about enshrining bigotry and hatred. Ayon sa kampo ni Abante, patuloy ang paglaban ng mambabatas sa kapakanan ng kanyang mga constituents at kanyang paninindigan sa kanyang mga paniniwala. Anya, bukod dito, nagahain din ng kongresista ng ilan pang panukalang batas tulad ng Anti-Discrimination Act of 2022 na layong itaguyod ang pantay na karapatan ng lahat anuman ang sex, gender, religion o race. Rod Lagusad, para sa Bayan.